So, ayun guys, habang ako yung naghihiwa ng carrots, magkwentuhan lang tayo. Yung mga struggle as a parent, as an immigrant, sa bansang wala kayong kamag-anak, ganyan, na malapit. So, ayan. Ito pala yung ginagawa ko. Ayan. Nagawa ko ng sopas. Hi guys! So, nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend, Ketrolia. Parang baliktad yung damit ko. So, today is October 14, 2024. And first day ng work ni PJ. So, absent ako today. Kasi nga, may sakit si BP niya. Hindi ko alam, feeling ko dahil sa lamig, kasi lumalamig na talaga dito ngayon. Ano siya, last time parang 7 degrees, tapos naging 9 degrees. So, feeling ko na ninibago si Lupi sa climate dito, so weather, ganyan. So, ayun, sinisipoy na ubo. Pina-urgent care na naman namin siya kagabi. Then, ayun nga, antibiotic lang ang binigay sa kanya. And uso nga talaga ang cough and colds ngayon dito. So, ayun, nagpaalam ako sa supervisor, sa manager ko na absent ako today. Sa urgent care pala, nagbibigay rin sila ng parang excuse letter. So, hindi naman pwedeng, first day ni PJ, siya yung absent. So, ako na lang yung absent. Umabsent ngayon. Then, scheduled off ko naman tomorrow. So, sana by tomorrow, okay na si Lupi. So, for today, ano, ay, yun pala, regarding absent. Actually, hindi ko rin alam kung paano. Nagpaalam lang ako, nag-email lang ako sa manager ko na absent ako today. Hindi ko alam kasi kung pwede ko nang gamitin yung mga PTO na na-acquire ko. Kasi parang, syempre, nag-start na yun during orientation namin. May nakikita naman akong hours na, ano na rin, parang na-accumulate ko na rin. Kasi diba naka-third month na kami rito. So may nakita naman na akong time doon. Hindi ko alam kung pwede kong gamitin yun as PTO na. Since under orientation pa rin niya ako ngayon. Parang 3 more weeks pa yata ang orientation ko. And ayun. Yun ang isa sa mga struggle namin as a family dito. Wala kaming family talaga. As in, kami lang talagang apat dito. So, katulad ng ganyan, kapag may mga emergency, hindi naman emergency, pero ganyan, kung may mga sakit, ganyan, kailangan talaga isa sa amin nandito sa bahay. Unlike sa Philippines, may kasama kami sa bahay, malapit lang yung mga lolo at lola nila. So, kapag ganyan may work, di ba, pareho naman kaming working din ni PJ sa Philippines, pero hindi kami ganun ka. Though, minsan, syempre, nawawalan din kami ng kasama sa bahay. Ano, tawag dito, kahit pa paano, may titingin-tingin pa rin sa kanila. So, ayun, yun yung mga isa sa mga struggle namin as a family dito. Talagang, kami-kami lang kapag may mga ganyang sakit yung mga bata. Isa sa amin, absent, ganyan. Or, yun nga yung kung bakit, ano, yun yung bakit natagalan si PJ talaga na mag-start. Dapat, August pala mag-start na siya kasi may offer na siya noong August. Kaya lang, day shift. Kaya, inano namin, talagang pinag-isipan namin na hindi siya pwede mag-day shift kasi tulad ng ganyan, mga sakit-sakit, tapos yung paano pag may break, di ba? Break ng mga bata sa school, so wala may iwan dito, ganyan. So, yun, kapag pupunta kayo dito, tapos meron kayong dalang mga kids, yun talaga yung ano, yun talaga yung isa sa mga consideration lang. Okay lang siguro kung may family kayo dito na titingin after your kids. Much better talaga yun. Pero tulad sa amin, wala naman kaming kamag-anak na malapit dito. Yun talaga yung isa sa mga struggle namin. Lalo parehong, lalo sa akin, kasi day shift talaga yung work ko. Yun pa pala, di ba pumunta kami ng urgent care kagabi. Pinapabili kami ng amoxicillin. Yun na naman, amoxicillin na naman, antibiotic na naman. Kaya lang, sarado na. So dapat ngayon, plan ko sana iwan na si Lupi habang tulog siya. Kasi 5-minute walk lang naman, dyan lang naman yung pharmacy sa amin. Kaya lang, ewan ko, hindi ko magawang iwan yung anak ko na
siya lang mag-isa dito, syempre. Kahit bibili lang ako ng gamot. Kaya iniisip ko, yan, napapahinga siya ngayon. 9 a.m. natutulog siya. 9:30 na pala. So, due na rin niya kasi ng paracetamol na mga 10, 10:15, ganyan. So, itayin ko na lang siya magising. Tapos, sabay na lang kami bibili ng gamot niya. May wagon naman siya, kaya yun na lang iniisip ko. Iwagon ko siya hanggang dun sa pharmacy. Tapos, plan ko rin kasi bumili ng humidifier. Kaya, baka matagalan ako pag iwan ko siya. Tapos, siya lang mag-isa dito. Ayaw kong iwan yung bata. So, ayun guys. Yun yung isa sa mga i-consider nyo kapag pupunta kayo dito, mag-decide kayo mag-migrate. Kung paano yung family. Lalo pag sa mga may kids na kagaya ko. Kung sino yung may iwan sa bahay. Ganyan. Kasi mahirap. Doon ako nahihirapan. Kasi sa Philippines nga, di ba? Minsan kapag tawawalan kami ng kasama, mahirap na. Siyempre, ayaw mo rin namang iwan yung basta-basta yung mga bata sa mga grandparents, kasi grandparents na medyo matanda na, may edad na, syempre ayaw mo rin naman na nagugulo sila, ganyan. E paano pa dito, wala talaga. Kaya nga sana makapunta na dito yung mga magulang ko. Shout out sa mga parents ko. Baka gusto nyo bilis-bilisan ang pag-process ng tourist visa para mabantayan nyo na yung mga apo nyo. Charot. Ayun nga. Kasi mahirap talaga guys kapag ganito wala kang kasama, ikaw lahat. Tsaka buti simple lang talaga yung sakit ng bata, ubusipon lang. Meron pala siyang daycare, may daycare din si Lupi actually. Kaya lang, syempre, di mo naman pwede papasukin yung bala na nilalagnat, diba? Tsaka, diba last time parang nabanggit ko doon na pinull out din namin si Lupi. Dahil may sakit din siya noon. Parang nung galing kami sa Washington, nagkasakit din siya. So, ayun. Tinawagan si PJ na half day lang siya noon. Actually, bala ko nga kagabi. Papasok ako ngayong morning. Tapos, magpaalam na lang ako ng mga 12 or 1. Kaya lang talagang hindi kaya. Kasi, kagabi, 4 a.m. Tama ba? 1:30, ganyan. Ang taas ng lagnat ni Lupi, nag 39.3. So, wala kami tulog. Tapos, ayoko naman, yan, tulad na yun, natutulog siya. O, di ba, kapag nasa daycare lang siya, gising siya, tapos hindi siya makapahinga. Unlike talaga, alam mo yun, di ba kasi yung alagang ina, di ba, alam mo kung kailan mo pwedeng patulogin yung bata, paglaruin, ganyan. So, ayun, nahiwa ko na yung mga dapat kong gawin sa sopas ko. Ayan. Chicken sopas. Ito, nabili ko to sa sa Oriental. Ayan o. $119. So, ayan. Chika-chika ulit tayo habang nagluluto ako. So, ayan. Regarding sa work ng asawa ko, actually, pwede naman siyang sa family of four. Kung family of four kayo dito sa North Carolina, yung sweldo ko naman, kung medyo tipid-tipid, kaya naman siya kahit hindi mag-work yung asawa ko. Kaya lang, syempre, may mga gusto rin kaming, may mga gusto pa rin, di ba, na ma-invest, ganyan. So, talagang naganap siya ng work. Isa pa kasi, syempre, working siya sa Philippines. Then, alam ko na yung miss din ng asawa ko mag-work. Excited nga siya kanina pumasok eh. Kasi syempre, di ba, nasanay siya 14 years siya sa service. Then, pagdating dito, nasa bahay lang siya. Though, ayun nga, nag-doordash siya para mabili niya rin yung gusto niya, ganyan. Para hindi na siya humingi sa akin. Ganyan kasi asawa ko, ayaw niya yung umaasaw. Kung family of four din kayo, or ayun, as a family din kayo, pag-usapan niyo ng asawa niyo kung paano yung setup sa work, syempre, hindi ko alam kasi, syempre sa akin naman yung asawa ko, hindi naman siya healthcare related. So, hindi naman siya nahirapan actually talaga maghanap ng work. Kasi nga, di ba, after a month, kasi July kami dumating dito, August 29 yata siya, first kinontak nung work niya ngayon. Then, ayun nga, dinecline niya yun kasi day shift yung inoffer sa kanya. Then, sabi sa kanya yung nag-interview,
parang babalikan siya kapag may nakita ng night shift. So ayun, after noong September, binalikan nga siya. Then ayun, may offer na sa kanyang night shift. Pero nag-start na siya ngayong October kasi nga syempre may mga background check, ganyan, marami pang mga keme-keme. Syempre may process 'di ba yung ano, yung pag-hire. So ayun, hindi sabi ko nga kapag pupunta kayo rito, pag-usapan yung mag-asawa kung paano yung setup niyo sa bahay, ganyan, kung sino mag-work, kung mag-work ba agad yung asawa mo. Okay siguro siya, advisable siya kung wala naman kayong anak, pareho pwede kayo, pwede mag-ingit na yung niluluto ko, wait lang. So, ayun nga, pwede kayong pareho mag-work agad, ganyan. Pero kung, ito pala yung gamit kung ano, onion? Garlic. Ano ba yan? Nagluluto talaga ako sa garlic tsaka onion. Palipasa din nagluluto. So, ayun nga. Sorry. So, ayun nga. Pag-usapan yung dalawa ng asawa niyo kung paano yung magiging setup ng work, ganyan, kung sino matitira sa bahay, ganyan. So, sa amin, asawa ko, siya yung lalaki, siya yung nandito sa house. Ay, Petro, ano ba naman yung was it? So, ayun. And, ganyan nag-work na yung asawa ko. Happy ako, syempre, kasi may additional income, ganyan, pero, at the same time, feeling ko mas happy yung asawa ko kasi, iba pa rin talaga kapag nag-work ka, diba? Ibang ko, kasi siya talagang feeling ko sa kanya parang hinaharap ng katawan niya yung umaalis ng bahay, ganyan. Kasi nasanay siya sa Philippines na Monday to Friday, diba sa service, Monday to Friday, pasok natin. Then, minsan may patawag, bigla ang patawag. Ayan, inuna ko yung garlic, bawang ba ito sa Tagalog? Bawang, sibuyas, tapos kinisa ko yung, tawag dito, manok, yung chicken. Sabi sa panlasang Pinoy, ganyan daw. So, ayun. Break tayo sa kwentuhan natin. So, ayun nga. Habang nagluluto ako ng sopas. Actually, doon ko nga na-appreciate pala yung asawa ko nung time na dinecline na yung offer sa kanya. Kasi, naghahanap na talaga siya ng work noon. Kasi, 1 month, parang, kailan pa kami nag-resign? Nag-resign kasi kami June. So, wala na siyang ginagawa ng June, July, August. August 29, yun na yung kinontak siya. Tapos, talagang, doon ko siya na-appreciate. Doon ko na-appreciate yung asawa ko na ano, tawag dito, dinecline niya talaga kasi wala nang magbabantay sa mga bata. Talagang doon ko na ano, na-feel yung love niya sa family. Alam mo yun kasi inuuna niya yung mga bata, ganyan. So, ito na yung niluluto ko. Nagising na si Lupi. Ayan. Lupi! How are you? 39.2 siya ngayon. So, ayan. Bili mo na kami ng gamot ni Lupi. Ayan siya. Pili mo lang kami ng gamot niya. Marangin. Yan lang naman kami sa harap. So ayan, bumili na rin ako ng humidifier. Basta pick up na namin yung gamot ni Lupi. Sick talaga siya, guys. Buti na lang. Pwedeng lakarin tong pharmacy dito sa amin. Uwi na kami kasi masakit. Masama talaga pakiramdam ng bata. So, balik na tayo dito sa bahay, guys. OMG, itong bahay. Ano na to? Ayan, ongoing yung pagluto ko ng sopas. Tapos, ayan, bumili ako ng humidifier. Ayan na, sinaksak ko na. Then, yung Vicks dito, oh. Vaporizer. Tapos ayan si Lupi. Lucho ang TV. Pero tingnan nyo yung mata niya. Super sick. Lupi! Super sick talaga yung itsura niya. So, ang gulo ng bahay. Pero, okay lang yan. Liligpitin ko na lang yan mamaya. So, ayan guys. Medyo mahaba na yata tong video na to. So, yun yung mga struggles. Kapag new immigrant, yung mga struggle kapag bago ka dito, syempre, lahat parang tulad niyan, yung kay Lupi. May sakit siya na nakaraan, pero si daddy kasi yung nandito,
dito lang sila sa bahay, ganyan, pahinga lang din. Tapos, ayan yung bago lang naman dahil umabsent ako. Then, aware naman na yung nursing manager ko. Nurse manager ko, aware siya umabsent ako dahil sa anak ko. Then, ayun, yun yung mga dapat yung pag-isipan or mga ano ba, bigyan ng yung mga pag-isipan nyo kapag mag-migrate kayo, mga adjustment, ganyan, family adjustment talaga. So, yun lang guys. Thank you for watching this vlog. Medyo madrama. Madrama. Ayun nga, kasi syempre, hindi naman lahat dito is okay. Hindi naman lahat talaga is ibibigay sa'yo, ba? Diba? Syempre, may mga struggles din, paminsan-minsan, ganyan. So, ganun talaga. And, ayun, thank you for watching this vlog. Thank you for watching this video. Naka 1,000 na tayo, guys. Ang dami nyo na. Thank you for watching. Ayun. Sa susunod naman, vlog tayo na iba pang nakaka-relate din yung mga mother na kagayat ko. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye! So, ayan na yung finished product natin. Meron ng sopa si Loopy. Ayan. That's it, guys!